Ngayong araw, January 15, 2022, ang time na nagkaroon na ang teams ng 41 to 42 games. So kalahati na ng season yun. Base sa Basketball Power Index, ang winning rate ngayon para makapasok sa playoffs ay nasa at least 45 wins sa bawat conference. Sa ngayon muna yan. Ang mangyayari kasi, simula ngayong araw ay magpapaunahan na sila magkaroon ng 40 wins muna. So nasa unahan ngayon ang Phoenix Suns, susundan ng Golden State, kasunod naman ng Memphis, na susundan din ng Utah Jazz. Yung number 5 pababa ay mag-aagawan muna ng pwesto until All-Star Weekend. Sa East naman, nangunguna ang Bulls, Miami Heat, Bucks at Nets. Mula kasi ngayong araw until All-Star ay meron pang 15 to 17 games average ang bawat team. At dun malalaman kung sinong team ang posibleng pumasok sa top 6. Sa laban naman ng Golden State at Bulls, wala sa lineup ng Warriors si Gary Payton II, Klay Thompson at kahit itong si Draymond Green. Nagkaroon naman ng big win ng Golden State kontra dito sa Bulls na umabot pa ngayon lamang sa 42 points. Ang naging factor kasi sa game na yon ay rebounds, points in the paint at yung isa pa na talagang nagpasakit ng ulo dito sa Bulls ay sobrang laki ng agwat ng Golden State pagdating sa assist. Na magre-resulta naman yon sa mataas na field goal percentage at sa 3-point percentage. Sa bandang 9 minutes mark naman ng second quarter, sa isang play, si Steph ay parang na-injured pa yung kamay pero pinagpag na lang niya dahil wala pa naman 5 seconds. Nakalaro pa naman siya until third quarter. Malaki na rin kasi ang lamang noon ng Warriors kontra sa Bulls. Sa katapusan ng game na yon, merong 42 points na lamang ang Golden State. Si Steph merong 19 points at 4 out of 10 mula sa 3-point area. Ang pambawin din ng Golden State, si Jordan Poole ay nakapagtala ng 22 points at ito ulit ang unang beses na umiscore siya ng 20 points pataas since January 4 versus Miami Heat. Pero yung isa talagang na-highlight na player dyan ay si Jonathan Kuminga na umiscore ng 25 points, ang ikalawang pinakamataas na na-score niya ngayong season. Sunod sa December 18 matchup nila kontra sa Raptors na nakapagtala siya doon ng 26 points. Ito din ang ikalimang pagkakataon na umiscore si Kuminga ng double digit. Sabi nga nila at kahit ni Steve Kerr, si Kuminga daw ay merong pagkakayanis. Dahil nakita ni Steve Kerr ang rookie na Yanis dito kay Kuminga. Na nagawan ko rin naman ng story, check nyo na lang sa playlist. At magiging Yanis lang si Kuminga kung tatlo rin yung paa niya. Sa Bulls naman, ginawan ko lang ng episode itong si DeMar DeRozan, nagkaroon agad sila ng dalawang talo. Pero meron naman siyang 17 points kontra dito sa Golden State. Si Zach LaVine naman ay umalis nung first quarter dahil nagkaroon siya ng injury. At ayon naman sa report ni Woj, inaasahan ng team na hindi malala yung injury na kuha nitong si Zach LaVine sa kanyang tuhod. So sabi ko nga sa unang part ng episode na to, nasa kalagitnaan na ng season at yung binabanggit ko dati or last year na matindi ang schedule pagpasok ng January, ito na yon. Nagkaroon ng mga talo yung mga teams na nasa top dati. Ang sunod kasing kalaban ng Bulls ay Boston. Bukas yun, back-to-back games naman sila dahil nga ang Warriors ang back-to-back ngayon. Malaki ang chance na hindi muna makalaro si LaVine. Ang kalaban naman ng Golden State ay Minnesota sa January 17. At yung mga teams na nabanggit ko kanina na going 40 wins ay nakapagpondo na ng panalo nung nakarang taon papasok ng January. At ngayon din, mahirap din gamitin yung kasabihang bilog ang bola dahil wala naman ako nakikitang square na bola, oblong lang at sabihin na maaga pa yung season dahil kapag nagkaroon ng injury ang isang major player or key player ng isang team na naghahabol sa playoffs, limitado na ang kanyang recovery time para makabalik ulit. Wala na sa isang buwan ay nalalapit na ang trade deadline sa NBA at sa report ang Sacramento Kings, ang isa sa mga team na may multiple players na pwedeng ma-trade. Nasa tatlo yun, sina Harrison Barnes, Buddy Hield at Marvin Bagley. Ang mga teams naman ay nakapokus lang sa dalawa, kina Barnes at dito kay Hield. Nasa report, magkakaroon ng healthy market sa mga susunod na linggo base sa hihingiin nitong Sacramento Kings na kapalit either sa dalawa. Nasa $18 million to $20 million pa kasi ang kontrata ng isa sa mga players na yan. Si Buddy Hield nakakukonect talaga sa Lakers kahit nung offseason pa. Halos done deal na kasi noon pa yung si Hield papunta sa LA. Kaso mas pinili ng Lakers si Russell Westbrook. Si Buddy Hield kasama sa top 3 ngayong season pagdating sa may pinakamaraming na ipasok mula sa Beyond the Arc. Meron siyang 15 points, 4 rebounds at 2 assists per game na may kasama pang 3 out of 9 mula sa 3-point area. Kada game yun. Meron pa siyang natitirang at least $60 million na kontrata na tatagal pa yun until 2024. Ang tanong kasi dyan, posible ba makuha ng Lakers si Buddy Hield or kahit sinong player na katapat niya yung value?
So posible naman, kaso mahirap nga lang dahil nung nakarang trade si Cam Reddish ay napunta sa Knicks at naglabas ng report noon na nag-offer ang Lakers ng 2 second round pick pero ayon ng Atlanta at ang gusto nila first round pick. Lumabas pa ang report na ang Lakers din ay interesado dito kay Gary Trent Jr. Kaso binanata naman sila ng mga fans dahil madaling sabihin yung trade na yon pero mahirap gawin. Sa NBA 2K nga, pahirapan pa. Sa totoong buhay pa kaya. Dahil meron pang $51 million na kontrata itong si Gary Trent at nasa $16 million to $18 million kada taon yon. Kung sakali namang gugustuhin talaga ng LA na makuha si Gary Trent, ang kailangan nilang maisama ay si THT at si Kendrick Nunn para matapatan yung value ng kontrata niya, hindi pa yung value bilang player. Si Gary Trent kasi ay meron ngayong season na 16 points, 2 rebounds, 2 assists at nasa 2 out of 7 mula sa 3-point area kada game. At kayo na lang ang humusga kung kabalyo niya ba bilang player itong si THT at kahit isama pa si Kendrick Nunn. Pero kalimitan naman kasi nung umaalis sa Lakers ay gumaganda yung karir, katulad ngayon ni Kuzma. Ang Raptors nasa rebuilding process ngayon at maghahanap sila ng kapalit na draft picks. Ganon din ang Buddy Hield trade papunta sa LA dahil ang Sacramento ay gusto din ng first round pick. Sa report ni Michael Scotto, ang naglabas ng report kay Trent ay walang first round pick ang Lakers until 2025 at yan ay epekto pa ng Anthony Davis trade. Yung kay Buddy Hield trade naman, ang pinaka best shot talaga ng Lakers ay nung offseason pa dahil gusto ng Sacramento makuha si Kuzma. Kaso hindi natuloy at si Westbrook nga. So mostly, buyout market makakakuha ng players ang Lakers. Noong nakarang season ay mas maraming asset ang Lakers na pamalit kumpara ngayon pero nahirapan pa sila noong makakuha ng big trade. Limitado ngayon ang asset nilang pwedeng magamit. Meron naman silang first round pick kaso ang rights noon ay nasa Pelicans pa ngayon. So yan muna ang update regarding dito sa NBA, particular sa Golden State at dito sa Los Angeles Lakers. So hanggang dito na lang ulit at matutulog muna yung tagapagbalita kaya time.